Hindi sang-ayon si Senator Sherwin Gatchalian sa panukalang suspendihin muna ang pagbubukas ng mga klase hanggat wala pang bakuna kontra COVID-19. Paliwanag ni Gatchalian, head ng Basic Education Committee sa Senado, ang pagpapaliban ng klase habang wala pang bakuna ay anti-poor dahil lalo umanong mapag-iiwanan ng mga estudyanteng nasa private schools ang mga estudyanteng nag-aaral sa mga pampublikong paaralan. Aniya, maaari kasing makapag-enroll ang mga ito sa mga international school at mag-take ng online classes, habang ang mga nasa public school naman ay matitengga lamang sa kanilang mga bahay. Dagdag pa niya na maaaring manatiling mababa ang score ng bansa sa Program for International Student Assessment kung matutuloy ang postponement ng klase. Postponing classes and not doing anything will leave our poor students left behind. They will really fall back. We already had low scores in the Program for International Student Assessment, and now they would be left behind. Matatanda ang nakakuha ng pinakamababang score sa reading comprehension ang Pilipinas sa nasabing assessment na inilabas ng Organization for Economic Cooperation and Development noong nakaraang taon. Paglilinaw pa ni Gatchalian na maaaring gumamit ng alternatibong paraan upang magpatuloy ang pag-aaral ng mga bata. So it's a bad idea to completely postpone school. We can still continue to teach using innovative methods. And this is using TV, radio, and using other forms. Kagabi, nabanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang televised public address na hindi muna niya papayagan ang pagbubukas ng klase hanggat wala pang natutuklas ang bakuna kontra COVID-19. Yung opening ng klase, that's a very... I will not allow the opening of classes na magdikit-dikit yung mga bata. No? Bahala na hindi na makatapos. For this generation, wala na matapos na doktor pati engineer. Wala. Kasi hindi na wala ng aral. Laro na lang. Unless I am sure that they are really safe. It's useless to be talking about opening of classes. It's probably mine. Para sa akin, bakuna muna. Pag nandiyan ang bakuna, okay na. Binigyang linaw naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa kanyang online press briefing kanina na ang face-to-face classes lamang ang mananatiling suspendido habang naka-community quarantine pa rin ang bansa. Ibig sabihin po niyan, habang wala pang bakuna at habang wala pa tayo sa new normal, yung wala na pong community quarantine, hindi pa rin po tayo magkakaroon ng face-to-face classroom na mga klase. Pero pag dumating naman po ang 24 Agosto at nasa new normal tayo, po pwede naman po. But kung hindi po talaga dumating ang new normal at hindi ma-lift ang mga community quarantines, hindi naman po ibig sabihin na hindi na mag-aaral ang ating mga kabataan. Meron po tayong tinatawag na blended learning. Sang-ayon po kay Secretary Briones ng DepEd, gagamitin po natin ang telebisyon, ang radyo at ang internet para ipagpatuloy po ang edukasyon ng ating mga kabataan. Ayon sa DepEd, nakatakdang magbukas ang school year 2020-2021 sa darating na August 24. Ito ay maaaring physically o virtually. Hello po, Dr. Richard Mata po. Pag-usapan natin ngayon yung tanong na kung ang pasyente na may COVID pero wala pa siyang mga simptomas, nakakahawa ba siya? No, dahil nga may mga usap-usapan na kung wala pa daw ang simptomas ay hindi nakakahawa. So malaking bagay po ito at talaga dapat bigyan ng pansin, dahil kung talagang naniniwala ka na hindi nakakahawa ang mga taong walang simptomas, de pwedeng hindi na lang tayo magmask. Ang magmamask na lang po ay yung mga may lagnat or may ubo or may sipon. Pero lahat pa rin tayo po ay nagmamask dahil yan po ay isang law para sa atin ngayon. No? So I do agree na kahit walang simptomas pa ang
ang may COVID-19 ay pwede na po siyang makahawa. Let me explain the reasons, no? Kasi dapat sagutin natin yung tanong. Bakit ubabot sa Pilipinas itong COVID-19? Pero yung SARS, yung MERS-CoV, hindi umabot. Ang ginagawa lang dati yung thermoscan, no? Pagdating sa airport, ganun din kanong sa lagnat, may lagnat ka. Yung may lagnat na yun, yung po yung i-isolate at sa investigahan, no? So far dahil sa ganung pamaraan, hindi dumami ang SARS at ang MERS-CoV. Ngayon, ginawa naman natin yan sa COVID-19. Mayroon namang thermoscan, simula pa lang, no? Dumami pa rin sa buong mundo. So, ang isang possibility ay nakakahawa na nga siya kahit wala pang ubo, sipon o lagnat. That's the one big reason, that's why we believe na bakit dumami ang COVID-19 sa buong mundo, dahil nakakahawa siya na wala pang, kahit wala pa siyang mga simptomas. That's one reason. And then the next is compare natin sa ibang sakit na alam na na ng buong mundo. What is that? Chickenpox. Alam nyo ba kailan nakakahawa ang chickenpox? Alam ko maraming nag-iisip na kung kailan na gumaling yung chickenpox, doon pa makakahawa siya. Hindi po yan totoo. May search nyo po sa internet, no? Nakakahawa na ang chickenpox 2 days bago lumabas yung bulutong. Hindi pa lumabas ang bulutong, nakakahawa na siya. Ibig sabihin, wala pa yung simptomas ng chickenpox, pwede nang makahawa. Pero nung lumabas na yung simptomas, yung mga bulutong, tumaas na yung chance. Pero nakakahawa na siya, pero mas tumaas. Lalo na yung nagputukan na yung mga bulutong, mas tumataas. Nung nag-crash na siya, tuyo na talaga lahat ng mga bulutong ng chickenpox, hindi na siya nakakahawa. Yan po ang sa chickenpox. In other words, ang COVID-19 kasi is a virus as well, no? Virus din siya. So, ang chickenpox nga, nakakahawa, wala pang bulutong. Tapos sasabihin kung hindi nakakahawa ang COVID-19 kung wala pang ubo at sipon. Diba? Ang alam lang natin is kulang pa tayo ng kaalaman. Yun lang po. But it doesn't mean dahil kulang pa ang ating research sa sakit na ito, pwede nating sabihin na dahil wala pang ebidensya, so ibig sabihin, hindi nakakahawa ang wala pang ubo. Mali po yun. Nakakahawa na siya kasi nga based on our explanation, kahit wala pang simptomas, kaya kailangan tayo magmask. Ngayon, pag lumabas yung simptomas, tataas yung nakakahawa na possibility. Dahil kaya ka po umuubo, kaya ka nagbabahing, dahil nilalabas ng katawan ang virus. Kasi nga, nagdidepensa yung katawan mo para gumaling ka. So, ibig sabihin, pag inuubo, pag sinisipo na, nagbabahing na, ibig sabihin, mas madaming virus na lumalabas. Yun po ang point doon. But it doesn't mean na kung wala pang bahing o ubo, hindi siya nakakahawa, dahil even nga sa chickenpox, nakakahawa, wala pang bulutong eh. So, ibig sabihin, meron na yung lumalabas, lalo na kung droplets, kahit nagsasalita lang, pwedeng lumabas. Pero yung volume ng virus is lesser doon sa symptomatic na. So, in other words, I still agree na lahat pa rin tayo ay magmask kahit wala tayong mga nararamdamang sakit, and be careful pa rin na kahit walang simptomas ang tao, pwede pa rin na kung may COVID siya, pwede ka pa rin mahawa. Okay, so I hope may napulot kayo, and personal opinion ko lang po yun. Thank you po. So, ang hepe ng Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation. Attorney, magandang hapon po. Hi sir, magandang hapon po. Magandang hapon po sir. Yes, live po tayo napapanood. Global cast ang ating program ngayon, Tony, at maraming mga Pilipino nanonood sa atin, nakikinig dito po sa Tokyo, Japan. At hindi lang sa Tokyo, Japan, sa iba't ibang dako ng mundo, basta meron pong Pilipino. Attorney Vic, ano pong updates kay Norman Mangusin? Sir, may mga video kasi na lumalabas ngayon na nakalabas na daw siya. Pero walang katotohanan ho yun, fake news ho yun. Kasi hanggang ngayon, sir, nakakulong pa rin siya. Yun nga, sir, hindi pa siya nakapag-post ng bail dun sa isang, yung sa optometrist law na warrant of arrest niya. At the same time, sir, yung inquest, yung pre-present namin siya sa prosecutor's office, hindi na pa siya nakakapag-post ng bail dun. At hinihingi namin yung resolution pa ng fiscal. Tapos yung sa human trafficking niya, sir, na no bail,
Wala pa sir, hindi siya makakalis doon, hindi siya makapag-post ng bail, kaya nasa kukulungan pa rin siya. Ngayon ba, attorney, may mga dumarating pa mga nagrereklamo sa NBI at ano pa yung mabigat na kasong mga isinasampa nga sa kanya ngayon mula nung makulong siya, attorney? Kahapon sir, mayroon nag-file sa amin ng for alleging na allege niya na land na magko-complain siya for land grabbing. Ang sinasabi namin sa kanya sir is kailangan ma-substantiate. At the same time, mas patunayan niya mag-submit siya ng mga ebidensya dun sa allegation niya. Sabi niya babalik daw siya sir. May dalawa na nag-file sa ibang unit ng NBI sir for Estafa and BP22. Yung mga agents ng Cybercrime Division sir, papunta sila bandang norte. At sir, may magpa-file daw ng kaso laban kay Francis Leo Marcos. Pina-verify kami warrant of arrest dito sir sa Makati. Isang kaso niya din. At iniintay pa namin yung reply ng korte. Attorney, gaano nakaraming ano yan? Sa tingin niyo sa investigasyon niyo, gaano nakaraming naloko ng tao na ito, attorney? Hindi namin ma-estimate sir kasi medyo may challenge din kami. Kasi iba-iba ang pangalan na ginagamit niya sir. Yung Norman Mangusin, Francis Leo Marcos, Antonio Alejandro, Lorenzo Mangosin, yung mga sir, yun ang mga chinecheck namin. So hindi namin alam sir kung gaano kalaki at sino pa ang mag-file ng complaint sa amin. Sa tingin nyo ba, attorney, binanggit nyo ng una sa mga kasama namin sa media na kayo nga gustong marinig yung boses nyo mula dito sa Mabuhay Radio Japan, kung ano ba talaga yung katotohanan dun sa mga sinasabing pag-aari po ni etong si Norman Mangusin, yung mga kotse, yung mga bahay na pinapagitan niya dun sa Green Meadow, sa kanyang obisina dun sa Quezon City, ito ba talaga, attorney, hindi sa kanya? Sir, pawang kasinungalingan yan, sir. Yung mga tinapakita niya na mga bahay, hindi sa kanya. Yung sinasabi niya na opisina niya sa Legrand, hindi ho sa kanya yun. So wala, hindi nilang mapatunayan na kanya o nasa pangalan yung mga properties na yun. Hindi po totoo yun. Sigurado ho kami na hindi totoo at hindi ho kanya yung mga properties na yun. Eh nung ano ba, attorney, nung nandiyan na sa NBI, ano ba yung mga paliwanag niya sa inyo bukod dun sa mga abogado na ito yung mga binabanggit niya? Nasaan na yung mga gold bar na binabanggit niya o yung yaman na sinasabi niya? Wala ba siyang maisagot po sa inyo? Nung nandito siya sa amin, sir, assisted by counsel siya, may abogado siya. Ina-explain niya, sir, na kanya daw yon. Of course, na-verify naman na namin, sir, kung kanino yung mga properties na yon. Kaya lang ayaw ko ng pangalanan, sir, kasi hindi naman sila relevant dun sa ongoing investigation namin kay Norman Mangusin alias Francis Leo Mangusin, Francis Leo Marcos. So ano pong tinatakbo ng mga iba pang kaso, attorney? Matatagalan ba ito sa kulungan? Ito si Norman Mangusin. Ano ba yung itsura ng kulungan niya ngayon? Siya ba yung nag-iisa dyan sa loob ng selda o yung mga kasama po siya? Sir, yung sa loob ng selda kasi, sir, regular naman ang selda dito sa NBI, sir. Pero konbinyente naman yung mga nakakulong doon. Hindi lang ako nakapasok pa ngayon, sir, kung ano yung situation niya. Pero ina-assume ko na okay naman siya, sir, kasi may mga protocols naman kami dito sa NBI na para maging konbinyente at safety naman yung kalagayan ng mga nakakulong. Yung mga attorney, siya ba yung nakakahawak ng cellphone? Kasi may lumabas na parang fake news yata yun, no? Gawa-gawa lang, ginaya lang na nakakulong siya at may hawak sa cellphone. Ito ba yung may katotohanan, attorney? Meron sir, madaming lumalabas na mga videos ngayon. Minsan nakita ko pa nga parang nagsiswimming pool yata or naglabas. Okay. Pero yung, hindi yun sir eh. Nire-relive lang nila yun sir, nire-repost lang. Nung siguro yung mga staff niya o yung mga tao niya, nire-repost lang yun. Lumang mga videos na yun sir. Si Francis Mangusin po, hindi siya nakakahawak ng cellphone sa loob ng selda? Bawal ho sa selda namin sir yung cellphone eh. Bawal talaga. Isa sa mga policies po yun, opo. Meron naman dumalaw, attorney, na itong asawa niya, sinasabi niyang pinagyayabang niya na nung una, dahil siyempre mayabang itong taong to, at may mga nagbulgar dito sa Japan na hindi pala talaga yung Miss Universe yung asawa niya dito, yung bang, parang napasali lang sa isang event, parang ganun yung kwento. Ngayon, ng mga vlog... Hindi na ho. Opo. Go ahead, attorney. Yung mga vlog-vlog niya, attorney, sandali po. Yung mga vlog-vlog niya ng mga nakaraan na sinasabi niya, pagka uwi na rin yung asawa niyang Japanese at siya magdedemanda dun sa mga bumibira sa kanya,
Dumalaw na ba yung pinagmumalaki niya, attorney, na asawa sa selda? Sir, hindi kasi namin iniimbestigahan yung angulo na yun, sir. Kung sino yung asawa niya, anong katotohanan. Pero naniniwala kami, sir, ang dami kasi nilang inilalabas na hindi katotohanan. Kung totoo, sir, na yung asawa niya gusto naman magsampa sa ng kaso laban dun sa mga sa NBI, sir, karapatan ho kasi yun ng tao eh. Okay. Kung yun ang legal option nila, eh, sir, wala naman ho kami magagawa. Hindi naman namin makokontrol kung anong gusto nilang gawin. Attorney, sa tingin niyo ba itong si Francis Mangusin ay may binabanggit na yung Bernard Chong at iba pang mga tao? Sino ba yung ano? Bukod dun sa mga yung Bernard Chong na binabanggit, may mga iba pa man tao na nasa likod nitong si Norman Mangusin? Ang tinitingnan namin dyan, sir, kasi specific action ni Norman Mangusin, Francis Leo Marcos. Specific action niya, sir. Criminal kasi, criminal offense is personal in nature, sir. Apo. Unless makakita kami ng conspiracy or any complaint involving yung mga nakapaligid kay Francis Leo Marcos or si Norman Mangusin, hindi namin i-include sa charges yun, sir. For example, sir, di ba sinampahan namin siya ng unlawful use of alias? Yes, po. Hindi naman pwedeng yung mga kasama niya kasama din na unlawful use of alias kasi siya lang ang gumagamit eh. Tapos yung sa inciting to sedition, sir. Yun ang mabigat na kaso. Kaya sinampan na namin sa kanya. Personal naman siya, sir. Siya ang mismo ang nagpo-post at nagsoso ng hate threat against on the hearts of the poor against a certain class ng society natin. Kaya kinasuhan din namin siya dun, sir. May pending na kaso kami, sir. Ipa-file din namin. Kumpleto lang namin yung mga ebidensya. Yung violation ng passport law. Kasi bakit kami passport under Francis Leo Marcos? Eh, ang totoong pangalan mo, yung Norman Mangusin. Saka yung concealing true name, sir, ipa-file din namin sa kanya yun. Anong paliwanag po ni Norman Mangusin po dyan sa mga ganyan na tanong niyo po sa kanya? Ano po, sir? Anong paliwanag niya? Bakit niya ginagamit yung Francis Leo Marcos? Ang explanation niya lang, sir, nung tinatanong namin siya as assisted by his counsel, may nakatabi kasi sa kanyang abogado. Tinanong din namin yan, sir. Ang sabi niya sa amin is sometime in 1999, gumising siya. Pag-gising niya, sir, sinabi ng kanyang ina na sa mula ngayon, ikaw na si Francis Leo Marcos, hindi na ikaw si Norman Mangusin. So, from then on, ginamit niya na yung Francis Leo Marcos. Yun lang ang explanation niya sa amin. Explanation niya. Hindi po niya alam na mayroon isang nabawal po yun. Hindi pala niya alam yun. Dapat siguro, sir, na-advise siya ng mga nakapaligid sa kanya. Yun. At isa pang, yung mga kaso niya, attorney, di ba, optometry law, yung illegal recruitment, estapa, yung violence against women, at yung anti-human trafficking na walang piyansa. Meron ba ba kayo natuklasan ibang kaso pa, attorney? Katulad ng physical injury o may mga ginulpi ba to? Kasi sinasabi niya na wala siyang sinaktan, wala siyang inagrabyadong tao. Wala ba kayo natuklasan na gano'n, attorney, sa investigasyon mo ninyo? Ongoing kasi, sir, yung mga checks namin under the different names ni Norman Mangusin. Tama ka, sir, may mga na-check kami, yung reckless imprudence resulting to physical injury, yung mga ganun, sir. So, iniisa-isa namin kung talagang siya yun, sir. Kaya lang, kasi, sir, medyo nahihirapan kami kasi sa iba-ibang lugar umikot yung Norman Mangusin, sir, katulad sa Mindanao, dito sa Manila, Baisiha, sa Baguio, sa Isabela. Diba, sir, yung ang dami niyan records na ganun. Kaya iniisa-isa namin talaga kailangan namin puntahan yun, sir. Yung ano, attorney, yung lupa na sinasabi niyang hectare yan lupa, parang 39 hectares yung kanyang pag-aari doon sa bandang Cagayan Valley, na ito ba'y meron siyang pinakita mga dokumento at ang update niya nga dyan po, meron nag-claim na hindi naman talaga siyang may-ari. Wala siyang sinasubmit, sir, na mga dokumento na gano'n. Kaya nga yun, sir, isa sa mga iniimbestigahan ng team ng Cybercrime Division, yung mga allegations. Kasi may mga complaints din sa kanya dun, sir. May complaint sa kanya for land grabbing. May complaint din sa kanya, sir, for murder. Dun sa ibang probinsya, Isabela, sir. Bukod po dun sa mga murder, attorney, mayroon pa bang mga sexual harassment itong ginagawang itong taong to? Meron kaming na-receive na report, sir. Kaya nga, isa din sa pinuntahan ng
isa din yun sa purpose na pinuntahan no din ng cyber division. Kaya may rape case siya dun, sir. Yeah, so, we need to validate that. We need to substantiate that. No, hindi ako nagkakamali, attorney, parang nung dinala niya sa ibang bansa itong bakarang gano'n ng kwento lang, kung ito yung sasagutin po ninyo, no? Dinala niya sa ibang bansa yung babae o kaya yung, may kasama siya, attorney, na nang molest siya doon sa isang babae. Totoo po ba yun? Yung ano, sir, yung violent, yung ano, sir, ha, baka pinag-usapan natin, sir, yung pinail sa kanya noong 2006, yung qualified human trafficking. Ang history nun, sir, according dun sa mga reports ng NBI, kasi NBI din nag-file ng kaso sa kanya noon, 2006. May mga recruitment sila dito, sir. Pinapupunta nila yung mga interested na mag-a-apply ng mga babae. At kinukulong nila yun sa isang kwarto, sir. Tapos nagkakaroon ng kunyaring audition. Pinaguhubad nila yung mga babae. Up to the point, sir, may mga nakita ko sa report na ni-rape niya. After yung mga pang-abuso dito sa Manila, sir, ang promise kasi is papunta sila sa Europe. Yung pala, hindi yun ang destination. Ibang bansa pala, sir. At ginawang mga sex slave. Sex slave yung mga babaeng pinadala niya dun, sir. Anim dun, sir, ang nakatakas. Pagbalik dito sa Pilipinas, humingi sila ng assistance sa NBI kahit pinailan ng NBI ng kaso si Norman Mangusin. Pero itong kaso niya, anong taon po sinampay yung kaso, attorney? 2006 pa, sir. 2006 pa yun. Pero hindi kagad po na nagkaroon po ng action yung NBI about that, yung kaso niyang yan. Ngayon lang po nakalkal, attorney, dahil nga dun sa kanyang nag-presenter niya sa inyo, ang sinasabi pa niya ng mga live-live niya, NBI, mga tinatawagan pa niya kayo, di ba, yung mga... Imbestigahan niyo itong mga taong to na nagagamit ng pangalan ko, ganyan yung mga...